Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga importing rifles na hanggang ngayon ay ginagamit pa ng Philippine Army at Philippine Marine. At ang request din ng ating kaibigan na si Runbag tungkol sa pagkumpara ng dalawang baril na ito, ang importing at ang AK-47 rifles. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Noong the Battle of Marawi, ilang mga kasundaluhan ng Philippine Marines at Philippine Army ay nakikita mo na bit-bit pa ang kanilang importing rifles. At noong Zamboanga Siege ay makikita mo rin ang Philippine Marines na armado rin ng importing rifles. At noong 2018 Balikatan 28, makikita mo na ilan pa rin mga kasundaluhan na bit-bit ang kanilang importing. Ayon sa ilang reports na ang mga kasundaluhan ng Pilipinas ay kinulang ng mga baril, kaya ang luma na lang na importing ang kanilang ginamit. At ang ilang importing rifles ng Philippine Army ay nirepurbish ito ng government arsenal para gawing designated marksman rifle at gawing sniper rifles gaya ng ginagamit ng mga US Marine Corps. At hindi lang government troops ang gumagamit ng importing rifles kundi pati na ang mga NPA. Marami ding mga narecover na importing rifles na nakuha ang Philippine Army mula sa kamay ng mga NPA sa ginawang mga military operation ng Philippine Army. Mayroong mahigit sa 100,000 na importing rifles pero karamihan ito ay nadekomisyon na at ang iba nito ay ginagamit ng CAPGO. At noong ang Philippine Army ay kinulang ng tinatawag na designated marksman rifle or sniper rifles, ang importing at M16 ay nirepurbish ito at ginawang sniper rifles. Ganun din ang ginawa ng Philippine Marine para sa kanilang MSSR or Marine Scout Sniper Rifles. Ang MSSR ay dinidevelop sa pamumuno ni Colonel Jonathan C. Marter. Dahil sa kakulangan ng dedicated precision rifles ng Armed Forces of the Philippines, ang MSSR ay dinidevelop dahil sa kakulangan ng sniper rifle system na pwedeng gagamitan ng 5.56x45mm NATO ammunition. At ito ang ginagamit sa mga counter-insurgency and internal security operation laban sa mga MNLF, MILF at Abu Sayyaf. Ang MSSR ay nagmula sa mga lumang M16 at M14 at noong 2020, ang Bansang Jordan ay nag-donate rin ng mga upgraded M14 marksman rifle para sa Pilipinas. At inasahan na ang M14 rifles na ito ay gagamitin laban sa mga terrorist na nanggulo dito sa Pilipinas. Ang natanggap na M14 rifles mula sa Jordan ay mahigit sa 600 units, upgraded ito 7.62x51mm. Ang importing rifles mula sa Jordan ay dati rin itong ginagamit ng Jordanian Army at galing naman ito sa US na ibinigay sa Jordan as donation or military assistance. Ang mga armas na ito ay na-upgrade na ito at kinoconfigure na kasing katulad na ng MK-14 Enhanced Battle Rifles or EBR na dati rin ginagamit ng US Special Operation Command. Ang modification sa naturang rifles ay ginawa base sa requirement ng US Navy SEAL. At depende rin sa variants, mayroong gagamitan ng 22 inches barrel o mas maiksi na 18 inches barrel. At nilagyan ito ng telescopic chassis stock system na gawa ng SAIDS International. Ang importing battle rifles ay makikita mo rin ginagamit ng ilang mga Ukrainian forces at kanila itong ginagamit laban sa mga Russian forces. Ang importing rifle ngayon ay ginagamit ng ilang mga kasundalauhan ng Ukrainian forces at donasyon din ito nang galing sa isang bansa sa Baltic region noong 1990s. Ang mga bansang Lithuania, Latvia at Estonia ay nakatanggap rin ng maraming importing rifles mula sa US. Ang importing rifles ay isang US rifle caliber 7.62mm rifles at ito ay naging standard issue rifles ng US military mula noong 1957. Ang importing ay siya ang pinagpalit ng M1 Garand rifles na nagserbisyo sa US Army lalo na noong World War II. Ang importing ay ginagamit ng US Army, US Navy at US Marine Corps para sa basic, advanced and individual training mula noong 1960s hanggang early 70s. Pero pagdating ng 1967, ang importing ay pinapalitan na ng M16 Armalite rifles. Ito ang standard weapon ng US military. Pero may mga kakaunti pang importing na nagserbisyo sa US military hanggang ngayon. Ang iba nito ay ginawang sniper and DMR rifles at ginagamit din sa mga shooting competition, ceremonial activities by honoring guard. At marami ding bansa sa mundo na gumagamit ng importing rifles. Mayroong 32 na bansa sa mundo na gumagamit ng importing kasama na ang Pilipinas.
At ang ibang bansa ay kanila ding ini-scrap ang karamihan sa mga important at nagtitira na lang sila ng kaunti para gamitin sa ceremonial duties. Ang important ay isang maganda at accurate na barrel o rifles, pero marami pa rin itong kritiko. Ayon sa ilan, ang important daw ay pinakapangit na DMR o Designated Marksman Rifles at dapat daw hindi ito ginagamit ng militare. Alam niyo, pag natamaan ang mukha mo ng important, talagang papangit ka dahil sa sabong ang ulo mo. Ang kanila kasing binabasihan ay ang accuracy. Ito ay binabasihan sa DMR o Sniper Rifles ang accuracy sa range na lalampas sa 500 yards. Ayon sa iba na hindi ganong accurate ang important rifles, na kung gagamitin ito as sniper rifles, hindi daw gaya ng M16 na mas accurate ito. Aywan ko ba? Sa totoo lang talaga, nung dinidevelop ang important noong 1950s, hindi ito dinidesinyo para gamitin DMR o Designated Marksman Rifle o sniper rifles. Kung accuracy ang pag-usapan, nagdepende yan sa humahawak ng baril. Ang important rifles, lalo na pag gamitin ito as sniper rifles, kasi noong 2013, isang Taiwanese fisherman ang napatay dahil binaril ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at 8 ng mga Philippine Coast Guard personnel ang nakonbikto noong 2019 dahil sa pagpatay ng Taiwanese fisherman. At ayon sa investigasyon na important rifles ang ginagamit ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagbaril at pagpatay ng Taiwanese fisherman, ayon naman sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakonbikto, ay hindi daw nila binaril o pinaputukan ang Taiwanese fisherman ayon sa kanila na doon daw sila nagpaputok sa itaas, sa ire, o sa tubig. Hindi daw nila pinupuntarya ang Taiwanese fisherman. Siguro ang problema ay lumihis ang bala ng important at nasa halip ay tubig ang babarilin ay doon tumama sa Taiwanese fisherman. Kaya okay ito. Kaya okay lang ito ang important rifles pag ito ang gagamitin sa mga sundalo sa Philippine Army at Philippine Marines, dahil pag binaril mo ang NPA, abusayap ang matamaan, di ayos. At tungkol naman sa request ng ating kaibigan na si Ron Bag, kung ano ang mas maganda gamitin or inkumpara natin ang important at AK-47 rifles, maraming nagsasabi na ang important ay makapagbigay ng higher velocity, flatter trajectory, and superior penetration. Pero siguro, nagdepende din yan kung anong sitwasyon mo ito gagamitin. Ang AK-47 at ang important ay parehong reliable ng mga baril ito. Ayon sa iba na ang important will hit hard at makatama pa rin ito ng matindi kahit sa layo na 500 yards, abang ang AK-47 ay didesinyo lang for 200 and 500 yards target. Ang important ay nakachambered para sa 7.62x51 NATO cartridge. Ito ay full powder battle cartridge. Ang AK-47 naman ay nakachambered sa 7.62x39 Russian cartridge. Ito ay tinatawag na intermediate cartridge. Ang AK-47 at important ay magkakaiba ang kanilang cartridge. Ibig sabihin, magkaiba ang purpose ng dalawang barrel na ito. Ang maximum range ng 7.62x39 cartridge ay 800 yards. Ito yung AK-47. Pero ang effective range nito ay nasa 200 and 300 yards lamang. Habang ang 7.62x51, ito ang important NATO cartridge, ay may maximum range na abot sa 1,000 yards at ang effective range nito ay hanggang 600 to 800 yards. At mas matindi rin ang velocity ng important rifles. Kaya pag accuracy ang pag-usapan, lamang ang important. Ang nakagandahan lang sa AK-47 ay kahit marumi ito at nababad sa putik ng matagal na panahon, ay puputok pa rin ito kahit di mo na lagyan ng lube oil. Bago tayo magpaalam, i-shoutout natin ating kaibigan gaya ni RMD Vlog at ni Jericho. Hanggang sa susunod, maraming salamat.